Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakila at papagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka mahal na Panginoon sa aming mga buhay at minsan pa o Diyos sa pangunit panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, muli mong gabayan ni balingkod ang mambanal sa ganang akin wala po akong magagawa. Ikaw ang aking naasahan, mahal na Panginoon. Minsan pa, langis ang masalita, O Diyos, bigyan mo ng pananampalataya ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Nalisin mong hadlang sa aming kalagitnaan. Unbelief and doubt, hindrances cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Amen. Pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay nauukol lamang, natatangi sa ating pinakamamahal pa ng Jesus, mahin mahal sa hapong ito. At ako po yung nagbibigay ng dobling pag-alang and I give the whole honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Ganun din po, mahin mahal, sa kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating naalala, mahin mahal, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa ating beloved Mama Dear, mga mahal, amen sa kanyang mga turo't aral na hindi natin nalimutan, mga kapatid. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, sa ating pong mga awit, mga mahal, mga manunugtog, at maging sa lahat ng ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatid sa dakilang Diyos. At ganoon din po, mga mahal, kung meron tayong mga baguhan ngayon, welcome kayo sa ating balalagawain. Mga kapatid, ito po'y purong katotohanan. Mahin mahal, amen. At dito po mga kapatid ko ay maramdaman po natin ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At ganoon din po sa ating mga viewers, mahin mahal, aking binabati silang lahat mga kapatid. At mahin mahal, tayo po ay tumalakay ng isang aralin, Bible study. Mga minamahal, sapagkat ito po'y kinakailangan nating lahat, mga kapatid ko. Christian living, mga kapatid, ang tema po ng ating pag-aaral. Mga minamahal, para sa ikalalago nating lahat, mga kapatid ko. Simulan po natin ang ating unang talata, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Mga minamahal, basahin natin sa wikang Ingles at sa Tagalog. Second Epistle of Paul to Timothy chapter 2, verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal, sa una nating talata, mga kapatid. Mga minamahal, pagkatapos nating mapuspos ng Espiritu Santo ng dakilang Diyos, ay napakasarap pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen po, mga minamahal? Mga kapatid, naramdaman niyo po ba yon? Praise God. At mga minamahal, napakalinaw ng Word of God kapag ating binasa matapos nating madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, ang ating pong aralin, mga kapatid ko, ay study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Christian approved by God. Ayun mahal, yan ang ating title. Christian approved by God. Kristiyanong aprobado sa Diyos. Amen. Approved Christian, ibig sabihin yan, genuine Christian. Amen. Say praise the Lord. Approved Christian, mga minamahal, ibig sabihin, tunay, mga minamahal, na Kristiyano. Kung iyong basahin, mga minamahal, ang 2 Corinthians chapter 11, hindi na natin babasahin ito, mga minamahal. Kung babasahin nyo yan buong kapitulo, nandyan po yung iba't ibang uri ng mga false, yung hindi genuine. Nandyan po, mababasa mo yung bulaang apostol, bulaang guro, mga minamahal, bulaang kapatid. Sa dakilang Diyos, mga kapatid. Yan lahat ay binanggit ni Apostol Pablo. Kaya tatalakay natin, mga minamahal, ngayon, yung genuine Christian or Christian approved by God. Mga minamahal.
Praise the Lord. Para ating malaman, mga minamahal ko, na meron palang aprobadong Kristiyano sa harap ng mahal na Panginoon at merong hindi, mga kapatid. Amen. May mahal, minsan nakakarinig po tayo ng mga salita mula sa mga unbeliever, mga kapatid, na yan ba ang Kristiyano? Yan, mga kapatid, naririnig natin yan minsan. Yan ba ang laging sumasamba sa JMC compound? Mayin mahal? Naririnig natin yan, mga kapatid. Na-open po ang mga taong nakapaligid sa atin, mayin mahal, dahil sa ating mga mali minsan. Kahit ayaw mo mangyari, mayin mahal. Ano dahilan, mga kapatid ko, bakit nangyayari yon? Hindi kasi nakikita sa ating buhay yung salita ng Diyos. Lahat magsabing amen? Yung akala natin, mga minamahal, ay okay lang yung dumadalo sa pananambahan, sapat na yung nakikinig lang, mayin mahal, pagkatapos ang sampagsamba natin, uuwi na po, mga kapatid, may kulang. Kung mapansin mo, mga mahal, ilang taon na, mga kapatid, ang ating paglilingkod, ay, mga minamahal, meron pang mga mali, mga kapatid ko, sa ating pong nagagawa, mga mahal. Yan po, mga kapatid, ay kakulangan po ng ating pong pamumuhay, mga minamahal, sa salita ng Diyos. Alam nyo, pakanasain po natin na ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos, approve sa Diyos. Amen po. Paano, mga minamahal, yung totoong Kristiyanong approve sa dakilang Diyos? Sabi po ng ating binasa kanina, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Pagsikapan mo, sabi ni Pablo. Kaya nga sinabi niyang pagsikapan mo dahil mahirap pumasok sa langit. Lahat magsabing praise the Lord. Masikip ang daan papuntang langit. Pero dapat nating pagsikapan dahil kung di tayo makarating sa langit, mga minamahal, isang tiyak na bagay, naghintay ang impyerno sa atin. Kung wala tayo sa langit, nasa impyerno tayo. Amen? Mga minamahal, kaya sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ibig sabihin, yung ating mga paglilingkod sa dakilang Diyos ay husto. Tama, mga minamahal. Yung paglilingkod na nakakaabot, mga kapatid ko, sa standard ng dakilang Diyos natin. Sapagkat kung hindi po aabot, kung hindi po, mga minamahal, magiging approved yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, kahit, mga minamahal, nasa Jesus Miracle Crusade ka, kahit nasa pangangalaga ka ng panalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, hindi pa rin tayo akit sa langit. Amen? Siyempre si Lord, mga minamahal. Ang approved sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, na paglilingkod, ito po'y nagsisimula sa una, seryosong pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, sumasampalataya ka sa mga nababasa mo sa salita ng Diyos. Pangatlo, mangin mahal, ipapamuhay natin ito or i-apply natin sa buhay natin kung ano po yung narinig natin, mangin mahal, sa pulpito at kung ano yung nababasa natin. Amen? Amen? Tingnan nga po natin, may mahalang Ephesians chapter 6, verse 6. Ang sabi ng Bible, maglingkod tayo, mga minamahal, hindi yung eye service. Tingnan niya, sabi nito. Ephesians chapter 6, verse 6. Not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sa aklat ng Ephesians, kapitulo 6, versikulo 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ng mga kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ephesians chapter 6 verse 6 po yan. Maglingkod daw tayo sa dakilang Diyos, not with eye service or men pleasers. Mayin mahal. Yung hindi tayo nagpapalugod sa tao, tayo po'y nagpapalugod sa dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, hindi raw yung eye service. Ano ba yon? Hindi yung, mga minamahal, pag nakikita ng tao, mga kapatid, maayos tayo. Amen. Praise the Lord.
Mainmahal, tayo po'y tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Magsabing praise the Lord, mainmahal. Ang ating palugdan, ang dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Kaya dito mga minamahal, kung tatanungin nyo, anong uri ng mananampalataya, minamahal, ang mga taga-Jesus Miracle Crusade? We are Christian, tayo po'y Kristiyano, by heart, in deed, and in truth, and heir of eternal life. Amen. Tiyak mga minamahal ang kaligtasan dito. Tiyak na tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit, minamahal? Dating napakagulo ng buhay natin, dito inayos ng dakilang Diyos. Dati ang iba sa atin, minamahal, punong-puno ng sakit karamdaman. Nasa banig ng karamdaman nung marinig ang ebanghelyo ng dakilang Diyos. Dinadala ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Sa krusada, sa telebisyon, minamahal, saan man tayo tinawag ng dakilang Diyos, mga kapatid. Nung marinig natin ang ebanghelyo na ipinapangaral, minamahal, sa Jesus Miracle Crusade. Ito tayo ngayon. Dating bulok ang katawan natin. Ngayon, minamahal, napakalusog natin. Amen! Minamahal, kaya sinasabi natin, beloved honorable pastor, kapag nakilala mo ang dakilang Diyos, mga minamahal, kapag tinanggap mo siya bilang tagapagligtas na bautismon ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, mararamdaman mo yung kagalakan na hindi mo pa naramdaman mula nung isilang ka sa mundo. Ang tawag doon, unspeakable joy and full of glory. Nanggagaling lamang sa ating mabait na Diyos. Amen? Praise the Lord! Yan, mga minamahal, ang approved by God. 2 Corinthians chapter 8, verse 21, providing for honest things not only in the sight of the Lord. Basahin natin, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 8, verse 21, providing for honest things not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Amen. But also in the sight of men. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 8, versikulo 21, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. So dapat mga minamahal, approved tayo sa dakilang Diyos, approved tayo sa tao. Ibig sabihin, nagiging blessing tayo sa tao. Lahat magsabing amen. Praise God. So mga minamahal, ang gagawin po natin mga kapatid ko, sikapin natin, sabi rito, mga minamahal, be a respectful Christian. Yan, mga minamahal, ang importante. Bahagi po ng pagiging Kristiyano, approved by God, yung maging respectful ang Kristiyano sa lahat ng parte ng kanyang buhay. Amen? Alam nyo, mahirap pong maging epektibong Kristiyano, mga minamahal, at i-share natin, mga kapatid ko, ang mahal na Panginoon sa iba, mga kapatid. No? Sa mga nakapaligid sa atin, mga minamahal, if they don't respect you, sabi ng Bible, sabi ng pinag-aaralan natin. Mahirap i-share ang gospel kapag ang kapwa mo, mga minamahal, ay hindi ka nire-respeto dahil hindi ka respeto. Amen ba? Kasi mga minamahal, hindi sila maniniwala sa salita lang. Titingnan nila, mga kapatid ko, sa prueba, sa ebidensya. Kaya meron pong nagsisiyasat eh. Meron pong mga minamahal na dumadalo, mga kapatid ko, ang tagal nang dumadalo, hindi pa rin nagpapabautismo. Bakit? Nagsisiyasat. Pinag-aaralan ng husto, mga minamahal. Tinitingnan, mga kapatid, kung ano po ba yung reflection, kung ano ba, mga minamahal, yung application sa ating buhay nitong ating pinag-aaralan. Naunawaan? Praise the Lord! Be a respectful Christian, minamahal. Approved by God. Amen? Minamahal, being a respectful Christian is to walk in holiness. To walk in holiness, Hebrews chapter 14, verse 12. Chapter 12, verse 14, I mean. Book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 12, versikulo 14,
Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang papakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Kung wala nito may mahal ay hindi natin makikita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Follow peace with all men. Mabait ang Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Nagiging ilaw ang Kristiyano, mga minamahal. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ano pa po, mga minamahal? Walk in love. Lumakad tayo sa pag-ibig. Magsisagana sa pag-iibigan, sabi ng Bible, mga kapatid. Yan ang mga katangian, mga minamahal, ng Kristiyanong approved sa ating dakilang Diyos na buhay. 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 and 10, mga minamahal, basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 and 10. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. And indeed, ye to do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Amen. 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 Dito po sa unang Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 9 hanggang 10. Datapwa tungkol sa pag-ibigan, kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Amen, sa Diyos. Sapagkat katotohanang ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. Ngunit ang aming iniaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalo't lalong magsipanagana. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Aming iniaral sa inyo, sabi ni St. Paul, mga kapatid, na kayo'y lalo't lalong magsipanagana. Panginmahal. Saan? Sa pag-ibig po. Nakikinig po ba ang lahat, Panginmahal? Datapat tungkol sa pag-iibigan, kapatid, hindi ninyo kailangan na kayo isulatan ninyo man. Hindi ninyo kailangan, Panginmahal, na kayo paalalahanan ng dapat may pag-ibig. Panginmahal, bakit? Si Kristo ang mahal na Panginoon na sa ating puso na. Nananahan na sa ating puso yan, Panginmahal. Siyang nag-remind sa atin. Siyang, Panginmahal, ang nagpapaalala sa atin, mga kapatid, na tayo po'y mag-ibigan sa isa't isa. Kaya sabi ni St. Paul, tungkol sa pag-iibigan, kapatid, hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman. Na kayo'y, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos. Amen? Na kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Purihin ang mga Panginoon. At sa bagay na ito, magsipanagana ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Mga minamahal, pangatlo po ay be honorable. Dapat ang Kristiyano raw, mga minamahal ko, ay maging kagalang-galang. Amen? Kagalang-galang sa kilos, mga minamahal. Kagalang-galang sa pamumuhay. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4, verse 4. Mga minamahal, tingnan natin. 1 Thessalonians chapter 4, verse 4. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Praise God. Hallelujah. Sa aklat ng unang Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 4, na ang bawat isa sa inyo ay makakaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. 1 Thessalonians po, chapter 4, verse 4. Ayun, mahal. Unang Tesalonica, kapitulo 4, talatang 4. Na ang bawat isa sa inyo ay makaalam sa maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Amen. Sa pagpapakabanal at kapurihan. Dito sa English, minamahal, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Lahat magsabing praise the Lord. So dahil sa ating maayos na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, niluluwalhati ng mga tao ang dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen ba? Hahanap-hanapin ka ng tao, Mahinmahal, hahabulin ka ng tao. Hanapin ka ng tao sapagkat habang kausap pa ng tao, Mahinmahal, nare-relieve siya, mga kapatid. Habang kausap pa ng tao, parang ang gaan-gaan ang katawan niya. Parang nawawala yung kanyang mga problema pagkausap ka niya. Bakit? Puspus ka kasi ng Holy Spirit. Mapanalanginin ka kasi sa mahal na Panginoon. Honorable ka kasi.
Kagalang-galang kasi mo'y mahal yung ating pamumuhay. Amen po ba? Praise the Lord, mo'y mahal. Hahanapin ka talaga ng tao. Actually, mo'y mahal. Meron akong experience, mga kapatid, na ganyan. Hindi ako nakapag-share sa aking kapitbahay. Nakikita nila kami, mo'y mahal, 3 times a week, kami po'y umaalis ng aming pamilya. Mga minamahal. At sila mismo ang lumapit. Nang sabi nila, saan ba kayo pumupunta kapag Miyerkules, Biyernes at Linggo? Ang sabi namin, kami po'y sumasamba sa mahal na Panginoon. Taga Jesus Miracle Crusade po kami. Maghihiwalay na kami, mga mahal. Yung pala mga kapatid ko, tinatandaan nila yon. Pagkatapos mga kapatid ko, chinecheck lang pala nila yung aming buhay, yung aming mga kilos, yung aming pananalita. Pagkatapos minsan pa lumapit, sabi nila, mga mahal, sasama kami sa inyo. Sila mismo, mga mahal, ang gustong-gusto ng sumama. Bakit? Sapagkat kapag nakakausap nila, mga mahal, yung mga Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, parang ang saya-saya nila. Parang ang gaan-gaan ang pakiramdam nila. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Kaya kahit hindi mo sabihin, mga mahal, yung irespeto ka ng kapwa mo, mga mahal, pag nakikita sa buhay mo yung mismo, mga kapatid ko, sila mismo magsasalita sa iyo, mga mahal. Ang ganda ng buhay niyo. Amen? Praise the Lord. Saan ba kayo dumadalong church? Bakit ang ganda ng pamumuhay nyo? Wala kaming narinig na mga dumaing kayo sa inyong mga problema. Wala kaming narinig na mga wala kayong makain. Lagi namin kayo nakikitang nakangiti. Lagi namin kayo nakikitang malumanay kung magsalita, kung kumilos. Walang kaaway. Amen po? Praise the Lord, mga mahal. Be honorable, sabi ng Bible. Nasa Bible pala yun, mga minamahal ko. Be honorable in words. Maging kagalang-galang daw sa ating mga salita. Ang sabi ng Bible, ye are the salt of the earth. But if the salt has lost his savor, wherewith shall it be salted? Mga mahal. It is thenceforth good for nothing but to be cast out, to be trodden under foot of men. Tayo raw ang asin ng sanlibutan, na kapag ang asin, mga minamahal, na wala ng alat, mga kapatid ko, wala ng kabuluhan yan, mga kapatid, sa dakilang Diyos. At yan po'y itatapon na lang sa daan at tatapakan na lang ng mga tao yan, mga mahal. Amen. Ang asin, mga mahal, yan po'y flavor sa lahat ng pagkain. Kapag hindi mo nilagyan ng asin ang pagkain, walang lasa yan. Pero kapag ang asin ay tumabang, sabi ng Bible, it has no value. Amen? Praise the Lord. Wala na po yung kabuluhan. Wala na siyang gamit. Ganun din, kapag ang Kristiyano po, hindi na po kayang dalhin at ipakilala si Kristo ang mahal na Diyos sa mga tao, mga mahal sa paligid niya, wala nang value yan. Wala nang pakinabang sa Diyos yan. Amen? Kaya be responsible. Be honorable, mga mahal. Nakikinig po kayo? Alam niyo, mga mahal, kapag tayo na po ang naimpluensyahan ng mundo, we are worthless na po. Kapag naimpluensyahan na tayo ng mundo, mga minamahal, wala na. Tagilid na. Mga minamahal, mawawala na tayo sa kamay ng Diyos. Dapat nawiwin natin, mga minamahal, yung tao sa gawain ng dakilang Diyos. Ikaw po ang humahatak ng tao mula sa mundo, dalhin sa church para magbagong buhay. Amen ba? Praise the Lord. Huwag nating hayaan, mga minamahal, na tayo po'y inganyohin ng mga taong walang kaligtasan. Araw ng Linggo, mga minamahal, sabihin sa iyo, mga kapatid, maghanap buhay tayo, mag-overtime tayo, mas malaki ang kita natin dito, doble. Mga minamahal, minsan, mga kapatid, talagang pagpalamig-lamig tayo, nakakapakinig tayo sa kanila, mga minamahal, na pagbibigyan natin sila. Amen? Pag-araw ng Miyerkules, mga minamahal, araw ng Biyernes, mga kapatid ko, minsan magpapadala ang kaaway. Mga minamahal na sisilawin ka, eh, mga kapatid. Ang ganda, mga minamahal, trabahong gagawin. No? Meron tayong extra job, mga minamahal. Malaking kita. Araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Mga kapatid ko, si Daniel, hindi po siya nagpapigil, mga minamahal ko.
Hindi po siya nagpainganyo, mga inmahal, sa mga tao. 3 times a day, pinupuri niya ang dakilang Diyos, mga inmahal. Nag-uopisina si Daniel, mga kapatid. Segundo sa hari. Amen? Mga minamahal, 3 times a day, pinupuri niya ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, kaya pinagpala siya ng dakilang Diyos. Nung inihulog siya, mga minamahal ko, sa yungib ng leon, gutom na mga leon, mga inmahal, naging kaibigan pa niya ang mga leon. Amen? Hindi siya kinain, hindi siya napahamak, mga inmahal. Bakit? Mga inmahal, napalulog na niya ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga inmahal. Praise the Lord! Kaya pag ginagawa natin ang kalooban ng dakilang Diyos, mga inmahal, wala kang takot. Wala kang pangamba, wala kang pagkabalisa, mga inmahal, wala. Kapag sumusunod ka, nasa gitna ka ng kalooban ng dakilang Diyos, mga inmahal, lahat ng panalangin mo tugunin na dakilang Diyos yan. Mga inmahal, i-provide ng mahal na Panginoon nating pangailangan. Amen! Katunayan, mga inmahal, maging bagay na hindi mo hinihingi, ibibigay ng dakilang Diyos yan. Kapag tayo po ay lagi nakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Mga inmahal, walk properly toward those who are outside. Yan po, mga minamahal ko, ang kinakailangan nating gawin, mga kapatid. Lumaka tayong maayos, mga inmahal, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa harap po ng mga taong, mga minamahal, wala pang kaligtasan. 1 Peter chapter 2, verse 12. Mga inmahal, tingnan natin. 1 Peter chapter 2, verse 12. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Amen. Hallelujah. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 12. Na kayo'y magkaroon ng tingtimang ugali sa gitna ng mga hintel, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Amen. Purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Tinutukoy dito, may mahal, yung mga unbeliever. Kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang dakilang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ano ibig sabihin nun, may mahal? Sa araw, mga inmahal, ng tao po'y dumating sa kanya ang tawag ng dakilang Diyos, mga kapatid. At lagi kanyang nakikita, lagi kanyang binabati, mga minamahal ko, hindi pa niya panahon para iligtas ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Patuloy ka lang, mga inmahal. Pinapakita mo pong kahinhinan sa ating mahal na Panginoon, mga inmahal, sa harap ng ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, mga inmahal. Kung hindi pa man panahon, mga minamahal, ng kanilang kaligtasan, mga kapatid ko, patuloy mong ipakita, mga inmahal, ang kabutihan. Darating po ang panahon, sabi ng banal na kasulatan, sa pagdating ng pagdalaw, mga inmahal, sa kanila, pupurihin nila ang Diyos mong pinaglilingkuran. Amen? Purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw, mga minamahal, yun pong ibig sabihin noon. So, show them Christ by your life, mga inmahal. Ipakita mo ang mahal na Panginoon Diyos sa iyong buhay. Kaya ang Christian approved by God, may tahimik na pamumuhayan. Ang Christian approved by God, may tahimik at maayos na pamumuhayan. Live a quiet life, mga inmahal. Amen. Mga kapatid, tingnan nyo, tinawag nga tayo ng dakilang Diyos sa magulong buhay. Bago tayo tinawag ng dakilang Diyos, mga inmahal, magulong ating buhay. Yung iba nga, mga kapatid ko, mga ex-convict pa eh. Yung iba, labas-pasok sa bilangguan, mga minamahal. Yung iba, ang gulo ng buhay, marital problem, mga inmahal. Hiwala yan, mga kapatid. Mga inmahal, magiging ganun pa rin ba ang buhay natin? Ngayong nasa mahal na Panginoon na tayo? Nakikinig mo ba kayo? Mga inmahal, dapat, mga kapatid ko, ay dapat taglay natin yung admirable goal, mga inmahal, sinasabi. Yung mahusay at kahanga-hangang layunin, mga inmahal, ng Kristiyano, para magkaroon tayo ng tahimik na buhay. Magkaroon tayo ng goal. Magkaroon tayo ng target, mga inmahal, sa paglilingkod. Darating po ang panahon, mahal na Panginoon, aabutin ko na ako'y babaguhin mo. Ako po'y pagpapalain mo sa aking buhay. Amen. Mga inmahal, hindi ka laging nasa baba, mga kapatid ko. Mag-ambition tayo, mga inmahal.
sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, magtatapat ako sa iyo. Mahal na Panginoon, ako po'y maglilingkod sa iyo. May kainitan. At alam ko darating ang panahon, pagpapalain mo rin ako katulad nila. Amen ba? Hindi ako mananatiling mahirap, mahal na Panginoon. Hindi ako nananatiling walang pamasahe lagi. Hindi ako nananatiling by faith lagi, nakikisakay. May mahal. Eh mga kapatid, yung ating L300 ay mga minamahal, gusto man namin kayong isakay lahat, mga kapatid. Pero napakaliit ng ating sasakyan. Amen? Pero mga minamahal, ang gawin na lang natin, mga kapatid ko, i-priority na lang natin yan sa ating pong mga bisita. O kaya, mga minamahal, mga may edad, mga kapatid ko, kapag pagkatapos ng gawain. Amen ba? Kung mga minamahal, kung hindi tayo makasakay, mga minamahal, huwag tayong magtampo, mga kapatid ko. Meron tayong pamasahin pa uwi, mga minamahal, okay lang po yun, mga kapatid. Dahil nung unang panahon, mga minamahal, hindi pa tayo saved at tayo po'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Isa rin tayo sa inalalayan, mga minamahal, ng mga matured Christian, mga kapatid. Isa rin tayo sa mga inalalayan, mga minamahal, inatid sundo, mga kapatid ko, sa ating mga tahanan sapagat baby in Christ pa. Ngayon, mga minamahal, tayo po'y mga matured Christian na, mga minamahal, ipaubaya natin, mga kapatid ko, sa mga baguhan. Amen ba? Naunawaan niyo, mga minamahal, ang aking sinasabi? Purihin ang ating dakilang Diyos. Huwag magtampo, mga minamahal. Sa atin lahat yan, mga kapatid. Sapagkat, mga minamahal, kung minsan, ay mga kapatid, nag-donate din naman ako dyan. Mga minamahal, yes po, mga kapatid, pagpalain ka na ng mahal na Panginoon dyan. Amen? Dakilang Diyos na magpala sa atin dyan. Imagine na ginamit ka ng mahal na Panginoon para makabili tayo ng sasakyan, mga minamahal, para makasakay yung mga baguhan natin. Amen ba? Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. So live a quiet life, mga kapatid ko. Live a quiet life. Romans chapter 14, verse 16 to 18. Romans chapter 14, verse 16 to 18. Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For he that in these things served Christ is acceptable to God and approve of men. Amen. 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 Sa aklat ng Tagaruma, Kapitulo 14, versikulo 16 hanggang 18, huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. Amen. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatunayan ng mga tao. Amen. Pwede nating palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. Magandang talata ito, mga minamahal. Let not then your good be evil spoken of, mga minamahal. Tagalogin na po natin, mga kapatid ko. Huwag na ninyong pabayaan ng pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. Mga anak ng Diyos, mababait na yan. Amen? May mahal, may bunga na ng Espiritu Santo yan, mga kapatid. Kaya sabi rito, huwag nawa nating hayaan, huwag nating pabayaan na pagsilitain ng masama yung ating kabutihan, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, ibig sabihin nun, ang kaharian ng Diyos, mga minamahal ko, ay hindi sa mga bagay na material sa mundong ito, mga kapatid. Ang sabi rito ay, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 18, mga minamahal, sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo. Napakaliwanag. Sapagkat, mga minamahal, ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos na pinatutunayan ng mga ito. Iyan po ang approved by God. Amen? Nag-iingat, mga minamahal, na huwag pong mapagsalitaan ng masama, mga kapatid ko, yung ating malinis na paglilingkod. Si praise the Lord, mga kapatid. Hindi lang pala approved sa dakilang Diyos, mga minamahal, dapat approved din po sa mga tao, mga kapatid ko. Amen? Ilaw tayo sa mga tao, mga kapatid. So, sabi rito, mga minamahal, dapat walang maipipintas ang tao sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, umilag ka, mga kapatid ko, sa mga salitang walang pakinabang. Umilag tayo sa mga salitang walang pakinabang, mga paninira, mga minamahal, kasiraan ng ating pagkatao, mga kapatid ko, umiwas tayo ron, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Bible na ating babasahin, sila po ay magpapatuloy pa
sa kanilang kasamaan. Tingnan nyo. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 16. 2 Timothy chapter 2, verse 16. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 16. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabaluhan, sapagkat sila'y lalo magpapatuloy pa sa kasamaan. Amen. Sapagkat sila'y magpapatuloy pa sa kasamaan. Mayin mahal. Ilagan mo yung mga usapang walang kabuluhan, sabi rito. Mga kapatid ko. Ano yun? Ano-ano mayin mahal? Gossip. Siraan, mga minamahal. Iwasan mo yan, mga minamahal. Sapagkat yung mga taong ganyan, mga kapatid ko, na mahilig sa ganyan, sabi rito, sila'y magpapatuloy pa sa kasamaan, mga kapatid. Amen. Ano pa mga minamahal ang dapat natin gawin para tayo po, mga kapatid ko, ay maging approved sa ating dakilang Diyos? Focus. Focus ka lang. Focus ka lang sa iyong sariling kaligtasan, mga minamahal. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12. And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you. 12. That ye may walk honestly toward them that are without. Amen. And that ye may have lack of nothing. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng unang taga-Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpagal sa inyong sariling mga kamay na gaya ng aming pinagbilin sa inyo. Sa 12, upang kayo magsilakad ng mararapat sa nangasalabas at huwag kayong maging mapagkailangan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa English, maganda po. And that ye study to be quiet. Pag-aralan nyo maging matahimik kayo. Pag-aralan nyo maging tahimik ang buhay natin. And to do your own business. Ayun. Walang pakialaman sa buhay. Makialam ka lang, mahal, sa project ng church. Sa pagpapalago ng church. Pero yung buhay natin, mayin mahal, may kanya-kanya tayo ng buhay. Sabi ni St. Paul, mind your own business. Amen? Praise the Lord. Yan ang ibig sabihin nun. To do your own business. Ibig sabihin, mind your own business sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Yung ibang mga minamahal, ibang ang gawain, mga kapatid ko, ay pagkatapos ng gawain, mayin mahal. Kasi ako'y dating Trinitarian in person, mayin mahal. Pagkatapos namin mag-worship doon, mga kapatid, wala nang pakialaman, mayin mahal. Kanya-kanya na ng trabaho, kanya-kanya na ng buhay, mga kapatid ko. Pero pag kami nagtipon-tipon, mga kapatid, pinag-uusapan namin doon, ano ba yung kakaganda ng gawain? Ano ba yung dapat natin gawin? O may mga meetings po kami, mayin mahal. May mga kabataan ng araw, mga kapatid ko. May mga meetings po kami, anong dapat gawin? Paano natin mapapalago ang gospel? Paano tayo makakapag-save ng mga kaluluwa? Nag-organize po kami mga minamahal. Pero pagkatapos ng gawain, mga kapatid, kanya-kanyang uwian na yan. Minamahal, wala nang chismisan yun. Minamahal, wala na. Hindi mo na pakikialaman yung buhay na may buhay. Amen ba? Kaya ano sabi ron? Focus. Lahat magsabing praise the Lord, minamahal. Focus lang. Amen. Lagi kang revive, mga mahal, kapag nakapokus ka sa iyong kaligtasan. Praise the Lord! E napakasarap ng presensya ng dakilang Diyos kanina, mga minamahal. Hallelujah. Habang sinisigaw mo, mga mahal, ang kabutihan, kaluwalhatian ng dakilang Diyos, mga kapatid, lalong lumalakas ang pagkilos ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Mga mahal, ang sarap ng pakiramdam. Hallelujah! Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands. Sabi dito. And as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without. Mga unbeliever yon. And that ye may have lack of nothing. Ano sinabi ng huli? Para hindi ka pagkulangin ng Diyos. Para hindi ka magkulang, mga minamahal, ng pagpapala. Ganun ang gawin natin. Live quietly. Amen po?
Napakaganda ng salita ng Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, huwag nating hayaan, mga kapatid ko, na magsalita ang mga unbelievers sa atin. Akala ko ba makadiyos yan? Nakikita ko yan, palagi yan dumadalo sa JMC compound. Pero bakit magulo siyang daming kaaway? Bakit ang gulo ng buhay? Huwag na, huwag mo yun, mahal. Huwag. Mga kapatid, nalalapastangan nila ang pangalan ng mahal na Panginoon dahil sa ating mga hindi pagbabantay sa ating sarili. Ang nilalapastangan nila ang mahal na Panginoon. At ang pangalan ng dakilang Diyos, Jesus Miracle Crusade. Katulad ng ating pinag-aralan, may mahal, mga nakang meeting natin, mga kapatid ko. Sabi ng talata, may mahal, aking binasa nung nakaraan, may mahal, kung sino man ang magwasak ng templo ko, wawasakin kita, sabi ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. So isipin natin palagi, paano ako magiging approved at epektibong Kristiyano sa mahal na Panginoon? Paano ako magbubunga? Paano ako makapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng dakilang Diyos? Paano ako makakatulong sa church? Yan ang dapat, may mahal, nasa isip natin lagi. Igugol natin ang panahon natin, may mahal. Ganapin mo yung kung ano yung pinapagawa ng dakilang Diyos sa'yo. Yun lang. Kasi yun nga, mga minamahal, yung isipin mo lang, mga kapatid ko, yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin, kulang ang oras natin eh. Yung dapat meron tayong paghayo. Dapat, mga mahal, meron tayong pagpupuri sa umaga, pagpupuri sa gabi, sa ating mga tahanan, mga kapatid. Pinakamaiksi na dyan, isang oras. Mga minamahal, yung maiinit na Kristiyano, mga kapatid, dalawang oras pa bago pumasok sa trabaho. Kung hindi nyo alam, mga mahal, yung guidelines ng ating prayer, mga kapatid, mag-join kayo rito sa ating prayer, mga mahal, sa ating pastoral house. Para ito ang magaya po ninyo sa inyong mga tahanan. Amen? Kasi, Brad, paano ako mananalangin? Ano ba paraan? Paano ba ako magpipray, mga mahal? Pumunta kayo dito, mga kapatid. Kung ano yung ginagawa dito, yun ang i-apply nyo sa inyong mga bahay. Yun ang pattern, mga mahal, ng ating banal na iglesia. Amen po! Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Praise God! Kulang ang oras natin sa sariling kaligtasan lang natin, kulang eh. Mga minamahal, kulang. Mag-share ka ng gospel, mga kapatid ko. Mamuhay ka ng kabanalan, mga minamahal. Magpuri ka, mga kapatid ko, araw at gabi. Asikasuhin pa natin yung pamilya natin, yung trabaho natin, mga minamahal. Kulang na yung oras natin para sa ating sarili. Amen ba? Hallelujah. Huwag natin gayahin, may mahal, yung prayer partner, mga kapatid. Which is, pagpray nga natin si Pulana, Sister Pulana, pagpray nga natin, prayer request yan. Kasi may mabigat siyang problema. O sige, anong pangalan niya? Tapos, may mahal, habang nagpupuri, mga kapatid, kakalabitin ulit. Ano ba yung problema niya? Sasabihin naman ng isa, nandalaki. Puri ulit, may mahal. Testimony portion, kakalapitin ulit. Dito muna tayo sa likod. Pag-usapan muna natin yan para maipag-pray natin ang gusto. Sino ba yung lalaki niya? Hindi na prayer warrior. Chismis warrior na. Amen? Praise the Lord. Mind your own business. Sabi ni Paul. Amen? Sapat na, mga mahal, ipag-pray natin siya. Yes, sige po. Ano man ang problema niya, unspoken request, mga mahal, okay. Dakilang Diyos, nakikita yung problema niya. Huwag na natin alamin yung problema niya. Amen? Para hindi na lumala. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Paul is warning against becoming busybodies. Pag-aralan natin ito, mga mahal. Meron pa tayong ilang minuto, mga kapatid ko, sa ating pag-aaral. 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 and 12, mga kapatid. Basahin natin. 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 and 12. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work. Mm. And eat their own bread. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Binanggit dito yung busy bodies, mga mahal. Paliwanag natin ito mamaya. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 3, Versikulo 11 hanggang 12. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi malamang nisisigawa, kundi mga pakialam sa mga bagay ng iba. 12.
Sa mga gayon nga ay aming iniutos na ipinamanhig sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all. Hindi sila naghahanap buhay. Hindi sila gumagawa. May mahal, lumalakad ng walang kaayusan, sabi rito. Working not at all, sabi rito, may mahal. But are busy bodies. Mga minamahal, sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga, ay aming iniutos at pinamamanhik sa Panginoong Jesucristo na sila'y magsigawang may katahimikan, mga mahal, quietly, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ang meaning po ng busybodies, mga minamahal ko, a person who meddles in the affair of others. Yan ang busybodies. Busybodies, mapakialam, pakialamero, mapanghimasok sa buhay ng iba. Yan ang busybodies. Amen. Yung walang ginagawa, mga minamahal, sinasayang niya yung oras niya, mga kapatid ko, at nakikialam sa buhay ng iba. Yan daw ang busybodies. Mga minamahal, huwag kayong magalit sa akin, nasan sa Bible yan. Amen ba? Praise the Lord. 1 Peter chapter 4, verse 15, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito. 1 Peter chapter 4, verse 15, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody, busybody in other men's matters. Amen. Binanggit din yung busybodies, mga minamahal. Tingnan sa Tagalog po, beloved elder natin. Sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 15, ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw, magagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Amen. Oh, mapakialam sa mga bagay ng iba. Alam niyo, mga mahal, hindi natin alam. Pagiging busybodies natin, mga mahal, hindi natin alam, mga kapatid ko, nagiging backsliding in heart po tayo. Nagiging backsliding in heart, mga minamahal, kung nakapokus lang tayo sa buhay ng iba at hindi ka naman nakatingin sa sarili mong spiritual life, mga kapatid. Ano ba yung backsliding? Sa Proverb, mga minamahal, 14:14, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Nabubusog siya sa kanyang sariling decision, sariling lakad. Hindi na lakad ng dakilang Diyos yun, mga mahal. Hindi na approve sa dakilang Diyos yung lakad niya. Sarili niyang lakad yun, may mahal. Sabi rito, the backslider in heart shall be filled with his own way. Mga minamahal, yun ang backsliding. So ano raw ang backsliding, may mahal? It is a season of increasing sin and decreasing obedience. Yan ang backsliding. Ibig sabihin, dumadami yung pagsuway at nawawala po yung pagsunod sa Diyos. Yun yung backsliding. Amen? At dagdagan pa natin yung backsliding, mga minamahal, losing interest with God. Wala na tayong interest sa gawain ng Diyos. Going far from God. Lumalayo ka na. Going cold. Malamig na tayo, mga minamahal ko, sa espiritual na bagay. At turning away from Christ, mga kapatid. Yan ang mga ibig sabihin ng backsliding. So, ang nagpapahalaga sa dakilang Diyos, mga minamahal, nagpapahalaga sa sarili yan. Amen? Nagpapahalaga sa sariling kaligtasan, nagpapahalaga yan, nagmamahal sa sarili. Ayaw niyang mapahamak yung sarili niya. At ang tumatalikod sa dakilang Diyos, ang unang-una niyang tinatalikuran ay yung sarili niyang morality, sarili niyang respectability. Yung moralidad ba? Moralidad, mga mahal, yung pagiging kagalang-galang, tinatalikuran mo na yun. Gusto mo nang hamakin ka ng tao, mga minamahal? Hindi ka na igalang ng tao? Tumalikod ka kay Kristo sa mahal na Panginoon. Amen? Yan ang ibig sabihin noon. Isa pa, mga minamahal, nasasaktan ng dakilang Diyos kapag hindi natutupad yung desire ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Alam po ba natin yon? The moment you harm God, mga minamahal ko, you harm yourself. Amen? At yung nagpapahalaga sa dakilang Diyos,
Pinapahalagahan niya yung sarili niya. Yung tumatalikod sa dakilang Diyos, tinatalikuran din niya mamimahal yung mga magagandang bagay na inilaan ng dakilang Diyos sa kanya. Yun pala yun. Kapag tinatalikuran ko ang mahal na Panginoon, so tinatalikuran ko, tinatanggihan ko yung magagandang bagay na gustong ibigay sa akin ng dakilang Diyos. So pag tumalikod ka sa mahal na Panginoon, humaharap ka ngayon, tinatanggap mo ngayon yung worst na buhay. Amen po ba? And there is no reward from God in backsliding. Wala. Wala kang mapapala dyan, Panginimahal. Bakit umabot sa backsliding yung ating topic? Kasi nga, yung busybodying tao, yung mapakialam sa iba, hindi nakapokus sa kanyang sariling kaligtasan, considered, you're backsliding in heart. Ganun pala yun. Amen po ba? Hallelujah. Kinakailangan daw, mga minamahal, gumawa tayo sa ating mga sariling mga kamay. Kinakailangan, mga kapatid, work with your own hands to provide, mga minamahal, for our family, sa ating pamilya, mga kapatid. Kulang na nga yung oras natin sa pamilya. Amen ba? But if any man provide not for his own family, and especially for those of his own house, sabi rito, he hath denied the faith and is worse down an infidel. Tingnan niyo yung talatang ito. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Amen. Infidel. Dito po sa unang aklat na Timoteo, Kapitulo 5, Versikulo 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kaniyang sariling sambayan, ay tumatanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Amen. Lalong mas malala pa kaysa hindi sumasampalataya. Infidel. Ang meaning po ng infidel, one who is not a Christian or who opposes Christianity. Yan palang infidel. Nag-oppose ka na ba, yung mahal, sa mga sa belief ng ating balalagawain. One who acknowledges no religious belief, mga kapatid, yan ang infidel. Wala ka ng paniniwala sa Diyos, mga mahal, yan ang infidel, mga kapatid ko. Say praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga mahal, salamat sa dakilang Diyos sapagkat napakaganda ng mga salita ng Diyos para tayo hubugin, mga mahal, ituwid, amen, para tayo turuan, mga minamahal, maging approved by God. Palapakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nga, mga kapatid ko, ang natutunan po natin din, mga minamahal, sa ating pong pag-aaral, mga kapatid ko, ay dalawa. That we might walk properly toward those who are outside, unbelievers. At pangalawa, that we might lack nothing. Para hindi tayo pagkulangin ng dakilang Diyos. Amen. At habang inihanda natin, mga mahal, ang ating mga awitin, mga awit, mga mahal, ating manunugtog, mga kapatid, muli kong babalikan yung ating key verse. Sabi ron, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga mahal. Amen. Para approved daw tayo sa dakilang Diyos, mga mahal, mamuhay tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Itong hawakan natin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitin natin ang dakilang Diyos natin. Thank you, Jesus. Amang mapagmahal, manginmahal ating awitin, tunay ng ating dakilang Diyos, ang ating Ama sa Langit, na nagmamahal, manginmahal. Naglilinis sa atin, mga kapatid ko, para tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Siyang nag-a-approve, manginmahal, ng ating paglilingkod. Hallelujah. Saan man ako, ikay lagi ko kapiling. Iingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin,
maging dating darating. Sa pagtulog maging sa pagising, ikaw ay laging nakamasin sa akin. Tulad ng isang bata, ang ako'y nilalambing minamahal, hinahagpag ka. Maging aking buhay, tulungan mo ako ay lumaban ayon sa iyong kalooban. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat hakbang ko iyong iparandang upang hindi mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat ihalo. Saan man ako, ikay lagi kong kapiling. Iningat ang inagabayan ng kanlasin. Inaalala mo aking kakainin, maging aking darating. Sa pagtulog maging sa pagkising, ikaw ay laging nakamasin sa akin. Thank you, Lord. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing minamahal, ang inahag. Tulungan mo ako ay lumakad ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko iyong iparandang upang di na mawalay pa. Oh!
Amen. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat, nakilang Diyos. Amen, hallelujah. Sa ating mga kalamabaguhan, hallelujah. Ito po ang araw na itinakda ng ating nakilang Diyos upang inyo po marinig ang tunay ebanghelyo ng kaligtasan. Masaksihan kung paano po kumikilos ang ating pinakamahal, Panginoon. Dito sa tunay na gawain Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mayroon pong apat na reglimento ng kaligtasan. Una-una po ay panampalataya. Panampalataya sa nigisang Diyos, walang ibang Diyos, kundi ang ating pinamahal sa Kristo. At ang pangalawa ay yung pagsisisi. Ang pangatlo ay yung bautismo. Tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating nakilang Diyos. At ang pang-apat, ang bautismo ng Espiritu Santo na nagmumula sa ating pinakamahal, Panginoon. Una at pangalawa at pangatlo, ito po ay gawain ng tao. At ang pang-apat, ang ating dakilan Diyos na po ang magbibigay ang kapuspusan ng Banal Espiritu Santo pag nakita ng ating pinakamahal, Panginoon, na tayo po ay seryoso, tayo po ay nagtatrabaho upang tayo po ay maging ganap, totoo sa harapan ng ating dakilan Diyos. Tulad po ng ating napag-aralan, Christian approved by God. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Pero hindi po ito automatic. Ito po, mayroon po tayong gaganapin, mayroon po tayong gagawin upang tayo po ay maging ganap sa harapan ng ating dakilang Diyos. Anong sabi? Study to show thyself approved unto God. Ibig sabihin, ating pag-aralan, ating pag-check po natin, ating unawain kung ating paglilingkod ay totoo nga po maging karapat-dapat approved sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kompleto na po ang ating napakinggan kanina. Ang ating gaganapin na lamang, ang ating gagawin ay ating pong ipumumuhay to make a proof. Proven na tayo nga po ay totoong approved sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mayroong resulta at sa mga sa baguhan, ito po ang unang hakbang. Tanggapin mo po ang ating pinakamahal, Panginoon, bilang Diyos at Hari na iyong buhay. Pagsisihan ang kasalanan dahil nga po, sabi ng Biblia, lahat po ay nagkasala. Pero dahil sa dakilang biyaya at habag, pag-ibig ng ating pinakamahal, Panginoon, pag ating aminin ang ating mga pagkakasala at pagkakamali, ang sabi ng banal kasulatan, ang ating dakilang Diyos ay handa magpatawad. At tanggapin ang bautismo sa tubig para lubusang mapatawad ang kasalanan. Sabi ng Gawa 2:38, magbautismo, anong sabi po dyan? Upang lubusan, magbautismo sa pangalan ng ating pinakamahal, Panginoon, upang lubusan mapatawad ang ating makasalanan at ipagalob sa atin ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo. Tagpa tayo po ay seryoso, nakikita ng ating pinakamahal, Panginoon. Amen. Itaas mo po yung kamay bilang tanda po ng pagsuko. Tayo po ay nakaharap sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon. Banggitin niyo po ang panalangin pong ito. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamahal, Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na aking napapakinggan. Narito po ako, lumalapit sa iyo, isang taong makasalanan. Mahal na Panginoon, patawad po. Patawad po, dakilang Diyos. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas mo po ako
Ganun din po ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Samahan po kami. Hallelujah. Ipanalangin po natin ang ating bagong kapatiran. So, nang dalangin po natin, Brother Pastor, upo na kilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy niyong pagliligtas. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal, gilang Pastor Wildis Dalmida, dakilang Diyos, patawarin niyo po ang bagwang tumanggap sa iyo. Tulungan niyo po siya na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po siya, mahal na Panginoon, ganun niyo po kanyang mahal sa buhay, at isulat niyo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa iyong karen sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Una at pangalawa, nagawa niyo na po. Pangatlo, mayroon po tayong bautismo sa tubig pagkatapos po nating panalagawain. Hindi po mababasa yung damit dahil mayroon po tayong pamalit. Unawain po natin, dapat maganap po ang apat na limito ng kaligtasan. Kung nais mo matiyak ang kaligtasan, nais mo mapatawad yung makasalanan, nais mo na ikaw ay didinggin ng ating dakilan Diyos, tanggapin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal Panginoon. Ulitin ko po, wala pong bayad ang mayroon pong bautismo sa tubig pagkatapos po nating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo bumalik po sa inyong pinakaupuan. At sa ating mga pangilangan, hallelujah, ang ating dakilan Diyos, ating pong unawain. Sa ating napag-aralang ibanghilo ng kaligtasan, minsay ng ating dakilan Diyos, ang unang word po doon, study and show thyself approved unto God. Ibig sabihin, pag tayo po'y mag-study, ating pong itong isinisiyasat mabuti, kung tama nga ba, hallelujah, tayo nga ho ba ay sumusunod sa kaluban ng ating dakilan Diyos? Tayo nga ho ba, hallelujah, ay nasa kaluban ng ating pinakamahal Panginoon? Pero hindi hanggang doon lamang. Assuming na kung halimbawa tayong ating pinag-aralan, study, then ating napag-alaman na tayo po'y nagkulang, tayo po'y nagkakasala, still, apply ang study. Ang ano po ang sabi? Upang lumapit lubusan sa ating dakilan Diyos, tanggapin ang pagkukulang, tanggapin ang pagkakasala, humingi ng pagsisisi, ang ating dakilan Diyos ay mahanda magpatawad. Part of study ng buhay Kristiyano. Kaya tayo po'y patuloy na magsusumamo sa ating pinakamahal Panginoon. We know ourselves. Alam po natin kung paano po tayo naglilingkod sa ating dakilan Diyos. Muli, ang ating pinakamahal Panginoon, hallelujah, ay laging handa na tayo po'y tulungan, tayo po'y kahabagan, tatuloy tanggapin ng ating pinakamahal Panginoon. Tayo po'y magsusumamo sa ating dakilan Diyos. Alam po natin ang ating sarili, alam po natin ang ating katayuan sa ating pinakamahal Panginoon. Study and show thyself unto the Lord. Kaparaanan ng ating dakilan Diyos pa rin ang ating gagamitin upang tayo po'y maging ganap sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah! 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 Tayo po'y lumuha, hallelujah, magpapakumbaba. Upo na kilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng punong-puno ng pag-ibig, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Narito po yung mga anak, aming pinakamahal na Panginoon. Narito po kami sama-sama na niniliklohod, nagpapakumbaba sa ibanal na harapan, mahal na yung Panginoong Jesus. Tulungan niyo ang bawat isa amin maging kalugod-lugod sa iyo. Saan niyo po kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Halid na kailan Diyos, sa pauna panangin po ng aming mahal, gilang Pastor Wildis Dalmida, patawarin niyo ang bawat isa amin, mahal po inoon. Ikaw ang Diyos na handa magpatawad. Patawad po, mahal po inoon. Patawad, patawad na kailan Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin maging kalugod-lugod sa iyo. Tulungan niyo ang bawat sa amin maging karapat-dapat sa ibanal na harapan, lalo na po sa orsa yung pagdating dakilan Diyos. At upo, mahal na Panginoon, patuloy niyo pong ibigyan ang pusong mapagmahal sa iyo, mapagmahal sa aming kapwa mananampalataya, mapagmahal lalo tikit sa pagsunod si bala kaluban dakilan Diyos, at patuloy, bigyan ng pagkakataon na magamit lubusan si ibanal gawain. Tulungan niyo ang bawat sa amin, O God, maging karapat-dapat handa sa iyong pagbabalik. At patuloy po namin, pinupulit po na salamatan sa iyo, dakilang Diyos, ang mahabang buhay at kalakasan namin, Bird World Pastor, sampu na kilang mga anak, kilang mahal sa buhay, at sa patuloy pagpapala sa iyong gawain sa daong narito. Ito po ay minsan mo't dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Hallelujah. Iliyans po natin ating sarili, ating sawatain, lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Sabi ng Biblia, Satan is a loser. Hallelujah. Tayo po'y nanagumpay na
sa makaparehang pangalan ng ating dakilang Diyos. Ito po yung ating angkinin. Hallelujah. Upo, mahala Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa mga pangilangan sa iyo. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Panginoon ang Panginoon, Diyos na handa tumugon ng mga pangailangan. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal galang Pastor Wildis Adalmida, aming pinakamahal na Panginoon sa aming gamitin ang iyong makaparehang pangalan. Sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng ori na gawa ng kaaway. Sakit sa puso, karamdaman, high blood, diabetes, rheuma, cancer, pilay, lahat ng karamdaman. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga samang ugali, fried wind, glory, carnality, demons, cast out in Jesus' name. Panglupay-pay, panlalamig, demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga problema, kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone. All problems over right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. At atin na pong inangkin, hallelujah, ang katugunan, victory sa mga parang pangalan ng ating pinamahal Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapagan ang ating pinakamahal na Panginoon. Maraming maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Patuloy po matend. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Muli sa ating mahal baguhan, mayroong pong bautista.